Good afternoon. Naana po si Argel dari Karon. I'll be showing you some of my weekend activities and hope you like it and continue to like and subscribe my channel. So, ihahanda na natin yung mga gamit, no? Na i-prepare natin yung mga gamit na pwede natin gamitin para sa pagsisimula natin ng pagpapatong ng skim coat sa pader, no? So, ito ang mga... So, ito yung mga gamit, no? Yung parang paint pan, yung roller, yung spatula, tsaka parang pangpino ng mga skim coat natin na para maipino natin yung ano. Then ito naman yung gagamitin natin na skim coat, no? Bostik ang brand, so subukan natin kung may epekto. Then let's see. Ngayon magtitimpla na tayo ng skim coat na iaano natin, no? So ia-apply natin sa pader. So sana nalinis na natin at tanggal natin mga konti yung mga imperfections ng pader, then binasa din natin para kumapit talaga sa skim coat. Then ngayon magtitimpla tayo ngayon ng skim coat with a mixture of tubig, no? So ito. Ginagawa namin paghalo ng skim coat. We're using the Barena and improvised na panghalo para sure natin na walang buo-buo na semento or skin coat na ano. Kasi yun ang magpapahirap sa atin pagka may nahagod natin sa pader. So ito ngayon, no? Simulan natin ang ano. Dahil kailangan medyo rough yung ano. Kailangan pa natin linisan using the ano, yung mga particles na ano. So kailangan kakayuri natin yung isa para matanggal yung mga imperfection. Para mamaya pagpatong natin yung skin coat, medyo pantay na siya. Usually, ang ginagawa ko, ang hagod ko pataas lang. Tapos later on, tsaka na lang i-horizontal para mas makatakpan talaga yung mga butas-butas na lang. So, ito. I-re-ready na natin yung mga gamit, no, para sa painting. Dahil tapos naman nating lihain. Ito yung pintura, latex, which is gloss white. Tapos yung paint pan natin, no. Paint pan natin, basa natin para wala rin yung mga dumi-dumi. Yung mga hindi dumikit sa pader, tsaka sa pintura. Roller natin. Tsaka paint brush para sa mga kanto-kanto pwede natin gamitin. Again, disclaimer, hindi ho ako eksperto. Ginagawa ko lang ho ito every weekend. Pagkatapos ng corporate life ko from Monday to Friday and even Saturday, so ito I try to make it a point na maisingit ko to. Ito mga konting mga abubot dito sa loob ng bahay.
ako, ang ginawa ko dito is 10 scoop din isang tabong tubig. Then let's see kung ano mangyayari. Guys, eto na yung naging result ng initial nating skin coating, no? Medyo kuminis na siya compared before na habol. So, ito pa paano, medyo madali na, lilihain na lang natin to. Para, lilihain na lang para kuminis talaga na, no? Tingnan natin iba pang trabaho sa ano, sa taas. Ito, this one. Medyo pumuti na rin siya. No, compared before na talagang gray lang siya ng ano. So ito yung result ngayon nung pagpahid ng skim coat sa ano. Tara natin iba pang mga kwarto na nilagyan din natin na apply natin yung skim coat. Ayan. Ito. Ayan. Oh, ito, maraming mga patak-patak. Lilinisan pa natin ngayon yan. Single ano. Ito ngayon, yung last na room na inanuhan natin. This one. Ayan o. Oh. Ito, ginawa ko ng temporary office at the same time room para sa homeschooling ng bata. Ayan naman niya. Ayan. So technically luminis na talaga tingnan, no? So guys, since tapos na yung ano natin, tapos na yung pag skin coat natin, tanggalin na natin yung mga imperfections para ready na natin pinturahan. Linisin na natin siya ng konti na ano. Mga lumampas lang pa. So ito na yung more or less finished product. Yung pinagpagura natin na ano, no? So, ayan. Pinturahan na rin dito sa baba. Tayo. Ito rin yung
walling ng na lagyan natin ng skim coat. Siyempre, nilagyan na namin ng cortina para magmukha na siyang kwarto. Kitang-kita sa labas. Ito naman sa isang room. Ayan. Alas ano na rin. Finish na. Pwede na rin yung patungan ng pintura. Tapos ito, temporary. Kanina, ginawa muna naming temporary study room kasi may homeschool na. Hindi na mahabol. So, eto. Tapos, ang magiging next project ko naman, ito. Ayan. Ayan. Ito ang next project natin. Ito, hindi pa ito natapos. Ayan. Ito ang mga magiging next project natin. Pati ito. Baka dito ako banda mahirapan kasi kailangan pang gumawa ng damba dito. Para na. So anyway, tingnan natin. Bangan natin ng mga next ng mga pwede natin gawin. Then we will just keep you updated sa mga bagong mga activities natin. So hi guys, finally natapos na rin yung initial na bagong weekend activities. So kasi we tend to Monday to Friday medyo busy tayo with regards sa ating regular job, no? Pero I try to make it a point na on a weekend meron tayong magawang productive sa bahay. So, maraming trial. Yung mga napapanood ko sa YouTube, may mga palpak. Pero still, natapos natin ng medyo maganda-ganda naman yung task na gusto nating ma-achieve. So, ang lagi lang natandaan, kung talagang may tiyaga, definitely mayroong nilaga. Masaya ko, at least kahit papano. Dali lang naman pala siya. Una, medyo mahirap, pero through the course of time na kaya naman pala siya, no? Sa akin lang ngayon, siguro almost 4 consecutive weekends natin ito tinrabaho. Kasi yun naman yung bakante nating oras. So, itry ko rin siya every Saturday and Sunday. Nabubuo natin yung mga yung trabaho. At the end of the day, ito ngayon, more or less tapos na. Nakita niyo yung next mission ko. Titingnan natin mga kayanan naman yun for the next mga weeks na maraming natutunan. May mga mali ako sa timpla, medyo malabnaw, pero still nakuha yung desired result. Trial and error lang palagi. Mas importante lang, walang susuko. Everything ay pwedeng matutunan. So, again, maraming salamat sa inyo. So, huwag niyo sanang kalimutan na mag-like, subscribe, and share po sa channel ko. Maraming salamat po ulit.